Gabi ng December 3, 2023, may imbing na natutulog ang 73 gulang na lola na yan sa Maynila nang binusalan siya. Dinaganan. At sinuntok sa ulo. Nagpumiglas ang matanda at nagsisigaw. Hanggang sa pinag-uumpog ang ulo niya sa sahig ng makailang beses. Dito na nahilo ang matanda. Kinuha ng isang suspect ang isang pouch na may lamang pera, alahas at cellphone. Ang karumal-dumal na pag-atake sa lola at pagdinakaw, mismo mga apo pala niya ang may pakana. Hindi lang patutulugin si lola, si sistema ang ganun dahil tuloy-tuloy yung ginagawang pag-tatakip nitong tela dito sa bibig at saka ilong ni lola. Pwede siyang mamatay doon. Disturbing itong nangyayari. Kaya nung pinakita sa akin ito ng mga operatiba natin, agad-agad na sinabi ko na hanapin nyo itong gumawa nito at kailangan natin bigyan ng hustisya itong at si lola. Natuntun sa Aurora Province ang 22 anyos na babaeng apo na umatake sa kanyang lola matapos magsampa ng reklamo at nakapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Ito pumapalag ito. Ayaw pong sumama. Nagkaroon po ng resistance sa paghuli dito sa babae. Ang kasabwat naman na kapatid umano ng suspect na huli sa Cavite. Pananagutan nila kung ano yung nagawa nila. Ang hinain dito, ang sinampang complaint natin dito is robbery with violence. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Patay ang pitong aso sa Ronda, Cebu matapos umanong lasunin. Ayon kay Janet Bihag na isa sa may-ari ng mga aso, may nakamotorsiklong lalaki na tumawag sa mga aso at pinakain ng mga ito ng buto ng karne. Pagkalipas ng 10 minuto, nangisayang mga aso at bumula ang kanilang bibig. Sabi ng isa pang may-ari ng aso na si Bernadette Balukan, kilala na nila ang pumatay sa kanilang mga alaga. Agad inilibing ang mga hinihinalang nilaso na aso. Minto ka! Minto ka! Minto ka! Puminto ka sabi! Natatakot na yung bata, oh. Kumarurot ang rider na yan na may angkas na 2 bata at 1 babae nang sitahin ng MMDA sa Maynila. Buwis buhay din itong nagpa-zigzag-zigzag sa iba pang sasakyan para makatakas. Nang ma-corner, kumaripas ng takbo ang rider at iniwan ng mag-inang angkas. Nang mahuli, agad pinusasan ang suspect. Panayang hingi nito ng tawad, natakot lang daw siya dahil wala siyang dalang lisensya. Bukod dyan, wala ring helmet ang mga sakay niya at sobra-sobra pa ang angkas. Git naman ang rider, natakot lang siya, kaya siya tumakas. Initial violation niya is just 3,000 pesos eh. Ang buhay, hindi pwedeng palitan yan. Nasagi ng humaharurot na pickup ang isang tricycle sa Zaraga, Iloilo. Tumilapo ng driver at angkas, pati ang mga kargang container ng tubig. Bumangga pa ang tricycle sa isa pang tricycle at motorsiklo. Hindi naman malubha ang sugat na tinamo ng tricycle driver at kanyang angkas. Sugatan ng 17 taong gulang na babae sa Vigan City matapos siyang pagtatagain. Ang suspect, sarili niyang ama. Ayon sa pulisya, nag-away ang mag-ama dahil umano sa karelasyon ng anak. Lasing din daw noon ang suspect nang biglang itaki ng anak sa mukha ng ilang beses. Isinugod siya sa ospital, sumuko naman ang suspect na wala pang pahayag. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang dalagita at ang kanyang pamilya.